ako, si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na makakasama nyo upang matulungan kayo na maunawaan ang ating mga aralin sa matematika. Alam kong excited na kayo mga bata, kaya naman ihanda na ang inyong mga lapis at papel. Bago natin simulan ang ating aralin, atin munang sagutan ang binigay ko sa inyong takdang aralin. Tignan natin kung tama ang isinulat niyong bilang sa salita. Para sa unang bilang, 16. Para sa ikalawang bilang, 50. Para sa ikatlong bilang, 78. Para sa ikaapat na bilang, 200. Para sa ikalimang bilang, 400. Kung ganito niyo sinulat ang inyong mga sagot, tama ang inyong sagot. Tama ba ang sagot niyo sa lahat ng bilang? Kung oo, magaling! Tunay ngang naunawaan niyo ang pagsulat ng bilang sa simbolo at sa salita. Maaari na tayong magsimula sa ating bagong aralin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam sampu. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika dapat ay may alam. Tulad ng pagbabasa sa numero ng orasan, o kaya naman kung may sobrang supi sa tindahan. Tara, magbilang na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skip counting naman! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Taasan na natin! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika dapat ay may alam. Alisin ang takot, halika nang matuto sa matu. Tara, magbilang ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa pa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siyam sampu! Alam mo ba kung nasaan ako ngayon? Tama! Ako ay nasa bakery. Ano ba ang meron sa loob ng bakery? Tama ka! Dito natin makikita at mabibili ang iba't ibang tinapay. Tulungan niyo akong bilangin ang mga tinapay dito. Ang malalaking tray ay naglalaman ng tig-100 piraso ng tinapay. Ang katamtamang laki naman ng tray ay naglalaman ng tig-10 piraso ng tinapay. At sa maliit na tray naman ay may laman na tig-1 piraso ng tinapay. Ating alamin kung ilan ang piraso ng tinapay sa bawat laki ng tray. Ilan ang kabuuang bilang ng tinapay sa malaking tray? Tama! Dahil mayroong 4 na tray na naglalaman ng tig-100 na piraso ng tinapay, kung kaya't mayroong 400 piraso ng tinapay sa malaking tray. Ilan naman ang nasa katamtamang tray? Ang katamtamang tray ay may kabuuang bilang na 30 piraso ng tinapay dahil may 3 tray na tig-10 ang laman. Ilan naman ang tig-1 tray? Tama!
mayroon tayong pitong tigi isang tray. Ano ang kabuuang bilang ng tinapay? Kung ang sagot nyo ay 437, tama ka! Ang kabuuang bilang ng tinapay ay 437. Napansin nyo ba ang paraan ng pagsulat ng mga bilang? Tama! Inisa-isa natin ang bawat digit sa bilang ayon sa tiyak na halaga o bilang nito. Ang tawag sa paraan ng pagsulat ng bilang na ito ay expanded form. Tingnan naman natin ang larawan at bilangin ang mga popsicle sticks na ito. Ilan ang kabuuang bilang ng popsicle sticks? Kung ang sagot mo ay 112, tama ang iyong sagot. Ang unang pangkat ay may 100 piraso. Ang pangalawa naman ay may 10 piraso. At ang pangatlong pangkat naman ay may 2 piraso. Kapag ating pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang kabuuang bilang ng popsicle sticks ay 112. Sa expanded form na ipapakita ang tiyak na halaga ng bawat digit sa bilang ay sa kanyang place value. Narito pa ang isang halimbawa, gamit naman ang base 10 blocks approach. Sa larawang ito, ang kabuuang bilang ay 423. Atin itong ilagay sa place value table. Paano natin ito isusulat sa expanded form? Kung ang sagot nyo ay ganito, tama kayo! Ang 4 sa 100 o 100's place ay nagpapakita na may 400 o 4 na tigi-100. Ang 2 naman sa 10 o 10's place ay nagpapakita na may 20 o 2 tig sa 10. At ang 3 sa 1 o 1's place ay nagpapakita naman na may 3 o 3 tig-1. Ito ang paraan ng pagsulat ng bilang sa expanded form. Kung ang bilang na isusulat sa expanded form ay may 0 sa gitna at huling bahagi nito, tulad ng 466 at 208, hindi na natin kailangan isulat pa ito sa expanded form dahil ang 0 ay wala sa place value. Tignan natin kung naunawaan nyo ang ating aralin. Tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Para sa ating gawain, ihanda ang inyong lapis at papel dahil ating bibilangin ang mga popsicle sticks at isusulat ang expanded form na pinapakita nito. Isulat ang sagot sa iyong papel. Tandaan na ang isang piraso ng popsicle stick ay may katumbas na isang bilang. Ang isang kumpol naman ay may katumbas na 10 bilang. Samantalang, ang isang bungkos naman ng popsicle stick ay may katumbas na 100 ang bilang. Para sa unang bilang, ano ang kabuuang bilang ng popsicle sticks? Kung ang sagot nyo ay 435, tama ka! Paano ito isulat sa expanded form? Ang sagot nyo ay ganito, 435, tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang bilang, ano ang kabuuang bilang ng popsicle sticks? Kung ang sagot nyo ay 359, tama ka! Paano naman ito isulat sa expanded form?
kung ang sagot nyo ay ganito, 359. Tama ang iyong sagot. Para sa ikatlong bilang naman, ano ang kabuuang bilang ng popsicle sticks? Kung ang sagot nyo ay 605, tama ka! Paano ito isulat sa expanded form? Kung ang sagot nyo ay ganito, 605, tama ang iyong sagot. Para sa ika-apat na bilang, ano ang kabuuang bilang ng popsicle sticks? Kung ang sagot nyo ay 750, tama ang iyong sagot. Paano naman ito isulat sa expanded form? Kung ang sagot nyo ay ganito, 750, tama na naman ang iyong sagot. Para sa ikalimang bilang naman, ano ang kabuuang bilang ng popsicle sticks? Kung ang sagot nyo ay 248, tama ang iyong sagot. Paano naman ito isulat sa expanded form? Kung ang sagot nyo ay ganito, 248, tama ka na naman! Tama ba ang lahat ng sagot mo? Kung oo, magaling! Alam mo na kung paano isulat ang bilang sa expanded form. Pero kung hindi naman, huwag mag-alala mga bata dahil meron pa akong hinandang gawain para sa inyo. Dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Oras na para mag-mat kwentuhan! Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Halina't simulan na natin! Nais magkaroon ng maliit na negosyo ng mag-asawang Martha at Carding para mapunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga anak. Kung kaya't naisipan nilang magbenta ng face mask. Sa unang linggo nila ng pagbebenta, ay nakapagbenta sila ng 145 piraso. Sa ikalawang linggo naman, ay nakapagbenta sila ng 290. Pagsapit ng ikatlong linggo, ay nakabenta naman sila ng 583 piraso. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa dami ng naibenta nilang mga face mask. Dahil sa kanilang pagtitinda, ay nabili nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak at may sobra pa para sa kanilang ipon. Nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Kung inyong naunawaan ang kwento, sagutin ninyo ang aking mga katanungan. Sino ang mag-asawa sa ating kwento? Tama, si Martha at Carding. Ano ang kanilang itinitinda? Tama, sila ay nagtitinda ng face mask. Bakit nagtitinda ng face mask si Martha at Carding? Tama, dahil gusto nilang magkaroon ng negosyo para may mapagkunan sila ng pambili sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ilang piraso ng face mask ang kanilang naibenta sa unang linggo ng buwan? Tama, sila ay nakapagbenta ng 145 piraso ng face mask. Ilang piraso naman ng face mask sa ikalawang linggo? Tama! Sila'y nakapagbenta ng 290 sa ikalawang linggo. Ilang piraso naman ang naibenta nila sa ikatlong linggo? Tama! Sila'y nakapagbenta ng 583 piraso ng face mask.
Ano ang masasabi niyo tungkol sa mag-asawang Martha at Carding? Tama! Sila ay mabubuti at mapagmahal ng mga magulang. Ganyan din ang ating mga magulang. Sila ay nagtatrabaho at naghahanap ng paraan upang maibigay ang pangangailangan natin. Kung kaya't dapat natin silang mahalin at irespeto. Yakapin mo ang iyong magulang at magsabi ng salamat po! Tunay ngang naunawaan nyo ang ating kwento. Balikan natin ang kwento. Ating gamitin ang bilang ng mga face mask na naibenta ni na Martha at Carding sa bawat linggo. Sa unang linggo, sila ay nakabenta ng 145 piraso ng face mask. Isulat natin ang expanded form ng bilang ng 145 gamit ang face value chart. Paano natin isusulat ang expanded form nito? Kung ang sagot mo ay 145, tama ka! Ang bilang isa ay nasa hundreds place kung kaya't ang ating isusulat ay 100. Ang apat naman ay nasa tens place kung kaya't ang isusulat natin ay 40. Ang lima naman ay nasa ones place kaya ang isusulat natin ay 5. Sunod naman natin ang bilang na 290. Paano isulat ang expanded form ng bilang na 290? Kung ang sagot nyo ay ganito, 290, tama kayo! Paano naman natin isulat ang expanded form ng 583, ang bilang ng piraso ng face mask na nabenta nila sa ikatlong linggo? Kung ang sagot nyo ay 583, tama! Para sa ating huling gawain, ating pagmasdan ang mga expanded form ng mga bilang. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang expanded form at malungkot naman kung mali. Isulat ang sagot sa iyong papel. Para sa unang bilang, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka! Para sa ikalawang bilang, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, magaling! Tama ka ulit! Para sa ikatlong bilang naman, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama ka! Dahil ang tamang expanded form ng 675 ay ganito. Para sa ika-apat na bilang, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ang iyong sagot! Para sa ikalimang bilang naman, ano ang iyong sagot? Tama ang iyong sagot kung ito ay malungkot na mukha. Ang tamang expanded form ng 843 ay ganito. Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Dahil ito muna kung paano isulat ang bilang sa expanded form. Sa araw na ito, kayo ay natutong sumulat ng bilang sa expanded form.
Ang expanded form ay ang paraang nagpapakita ng tiyak na halaga ng bawat digit sa isang bilang na ayon sa place value. Kung isusulat sa expanded form ang bilang na may 0 sa gitna at sa huling bahagi, hindi na ito kailangang isulat pa. Ang expanded form ay nakatutulong sa mabilis na pagbasa at pagsulat ng mga bilang. Para sa ating takdang aralin, isulat ang expanded form ng mga sumusunod na bilang. Para sa unang bilang, 124. Para sa ikalawang bilang naman, 356. Para sa ikatlong bilang, 907. Para sa ikaapat na bilang, 210. At para naman sa ikalimang bilang, ay 418. Ihandangin yung mga sagot bukas ha! Naway, may natutuhan kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na matutulungan kayo sa ating mga aralin sa matematika. Hanggang sa muli, paalam!